Si George, mula nung pumasok yan, pangalawang araw niya pala, nagre-request na matigas na mukha. Nagre-request siya, gusto niya daw ng bistek. Mm. Bistek? Ano ba pwedeng gawin sa bistek? Gumawa na tayo ng bistek content, ano eh, way back 2020 eh. Hello, alam mo? Tayo. Bistek ba yun o pork steak? Di ko na maalala. Jay, hanapin mo ka tapos lagay mo dito. Bistek. Sabi, ang gagawin natin sa bistek? Sabi niya, i-three ways ko daw. Three ways sa bistek? Ang problema kasi sa bistek, pre, sobrang konti ng variables niyan. Meron ka lang baka, meron ka lang toyo, kalamansi, tsaka sibuyas. Yun lang eh. Yun lang talaga. So, dahil ang konti ng variables niyan, ang hirap kalikalikutin niyan, di ba? Parang so, baka kalikutin. Ay, takpan mo yung... So naisip namin para pagbigyan lang to si George na kasalukuyang bumibili ng fishball, chicken ball at squid ball. Gawa tayo ng bistek. Three ways pare. Ngayon, paano natin iti-three ways to? Isa muna, yung level 1 which is yung normal. Yung level 2 which is medyo kukunin lang natin yung bistek flavor at babaguhin natin ng ibang form. At yung level 3, yun yung medyo expensive, wow, tsaka medyo special, wow, pare. So, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ito. Dumunta tayo sa level 1, yung basic na bistek, pero meron ako ibibigay na konting tip sa inyo. Kapag munta kayong palengke, sabihin nyo na sa suki nyo, suki, okay, pambistek naman yan. Okay. Bibigyan ka nila ng baka. Baka normal, tapos tuwing mo ng bistek. Problema, di mo alam anong part yun. Pagka hindi ka pa masyado suki, baka bigyan ka pa ng hindi masyado maganda, di ba? Tapos minsan wala kang control kung paano nila hiwain. So ang pinakamaganda dyan, bumili ka ng sirloin na buo, tapos ikaw maghiwa sa inyo. Kasi ang bistek, tandaan nyo, hindi yan, ganito yan eh. Dapat malambot siya, pero dapat well done siya, and hindi dapat siya palambutin, gets yun? Ang kaldereta na papalambot natin yan, pero pinapakuluan ng matagal yan. Ang bistek, hindi, di ba? So, kailangan, umpisa pa lang, malambot na siya. So, ganito gagawin natin. Darating sa inyo, kunyari, ganyan. Ang daling sabihin na sirloin yan, pero hindi natin alam, di ba? Mamloin, pwede rin naman yun, di ba? So, kailangan natin gawin dito is, ikakat natin across the grain, pare. Ito yung grain. Yung hibla nung karne, kitang-kita nyo naman. Oo. Anong hibla yan? Anyway, yan yung hibla niya. Ngayon, eto yan ha. Kunyari, hiniwa natin yan ng paganto. Yan yung cutting along the grain. Kasabay natin yung grain, pare. So, ganito yan. Kunyari, ganyang kahaba yung grain yan. Parang mga lubid yan na mahaba. Kapag yan, nginuya mo, pinuputol mo yan. Yan, ganyan. Kailangan putulat ito across the grain. Kasi kapag across the grain yan, yung mga fibers dyan, maiikli na. Gets nyo? Pag ganyan na siya, maiikli na siya. So kapag kinagat nyo siya mas ng paganto, mas madali siya, para bang mas malambot siya. So hiwain natin yan. Again, ito yung grain. Paganto siya. Yan. Tiyan mo to. Eh no, kita mo putol na yung grain niya. Oh, ganyan dapat. Okay lang medyo makapal kasi meron pa tayo isang gagawin dito para lumambot to. Kung gusto nyong medyo mas mahaba, edi i-flat nyo pang ganyan, pero okay na yung ganyan. Okay na siguro to. Level 1 lang naman, di ba? Oh. Tapos eto, sa iba ko nagagamitin yan. Andyan na yung nag-request. Andyan na yung nag-request. Ang yabang naman, may company ID pa. Oh, eto na yung request mo, ha? Bistek. Ang dami niyan, ha? Magkano to? Portable. Ay, kasi baso lang yung bilhin mo. Ha? Sige na. Matapos nating mahiwa across the grain, kailangan naman natin ito, meat tenderizer. Ito ay basically para pinapanguya mo na sa ibang tao para mas lumambot na siya. Pag ginuya ko, tapos ginuya mo, mas malambot na yun sa'yo, di ba? Ganun yun. Pasa-pasa. Oo. Minimisalign natin yung meat fibers para yung structural integrity niya yun ay humina para mas madali siyang nguyain. Di ba? Tapos maganda pa dyan, numinipis siya, nagkakaroon siya ng butas-butas, so mas receptive siya mamaya sa marinade natin. Wag OA sa pagpalo ah. Ngayon, speaking of mga technique na pampalambot, meron tayong tinatawag na velveting, pare. Yung velveting ay usually ginagamit ito sa mga Chinese restaurant. Ngayon, minsan pag umorder kayo ng beef with broccoli, iba yung texture niya, springy na malambot. Di ba? Nilalagyan kasi ng baking soda yun tsaka egg white. Ngayon, ang problema doon, gusto ko sana siyang itry, pero kasi baking soda, tapos lalagyan natin ng acid, which is kalamansi, baka bumula. Baka magbukang pinagbumbuga ng bago sipilyo. Yan, ayaw natin noon, di ba? Dahil malambot na ere, ito ay hindi na pwedeng lamutakin. Tama sa timpla. So, ang gagawin natin yan, para matimplahan siya, ilalatag natin siya sa isang tray. Sa totoo lang, hindi nyo na kailangan gawin to. Kasi manipis na masyado yan. Niluto nyo yan, higop na agad yung lasa nyan, di ba? Pero gawin pa rin natin to. Latag nyo lang, kahit may konting overlap, okay lang yan. Okay na yan. Tapos gumawa na tayo ng marinade natin. Toyo. Usually may mga brand pa ng toyo yan. Pero use what you have, di ba? Kamalansi.
pare. Pagdating sa kalamansi, sa mga marination, sinasama ko lagi yung balat. Ginagawa ko. Ganyan lang. Piga mo dyan. Sama mo yung balat. Kasi may lasa yan eh. Kumbaga, lemon nga, pwede zest eh, di ba? Dapat kamalansi din. Ako gusto ko sa ano ko, maasim. Pero ito, tatandaan nyo ito, mga bata, ha? Ang acid ng kalamansi, mentras niluluto yan, humihina yan. Para sa akin, yung asim dito, na nilalagay sa umpisa, formality lang yan. Kasi magdadagdag pa rin tayo ng kalamansi mamaya sa huli para makuha natin yung lasa talaga. Minsan kasi ang ginagawa, dinadamihan yung kalamansi, tapos iluluto, tapos nawawala rin yung asim. Sayang, di ba? Baliwala rin. Ayan, boost natin dyan. That way, natimplahan natin siya nang hindi na kailangang lamutakin, di ba? Ngayon, kung may matitirang ano dyan, mga buto-buto, hindi naman siguro kayo maarte, di ba? Dyan na yan. I-marinate lang natin, honestly, kahit mga 5 minutes lang, pwede na yan, di ba? Oh. Overnight, syempre, mas masarap yun, pero maniwala kayo kapag yan, nakita ng tatay nyo sa gabi, tas lasing yon, ulamin niya yan, di ba? Di ba umabot na kinabukasan? Gawa na tayo nung last na component natin at yun ay sibuyas. Baka pamilyar sa inyo to kung napanood nyo na yung ating Ninong Shopping episode 2. Ganito yan, pre. Tusok mong ganyan. Tapos hihiwain mo ng... Diba? Oo, onion rings, par. Ayun, no? ROI na to. Kasi nakakasar kayo mag-iwa ng onion rings. Mas nakakasar pa kay Ian. Hindi, wala na. Mas nakakasar pa kay Ian. Sir, baka maniwala sila lahat na naiinis ka sa akin. So, ay, hindi pa ba? Hindi pa ba sila naniniwala? Kung hindi pa kayo naniniwala, pakicomment nga sa baba kung ano yung tingin nyong pwede kong gawin para maniwala kayo naiinis ako kay Ian. Sana taasan yung sakit. Sana taasan yung sakit. O, paro. Onion rings. Kaso, honestly, hindi pala siya pantay, no? Medyo delikado nga talaga to. Kasi, bilog yung baba. Tapos, mentras lumiliit, pahirap ng pahirap. Diba? Tsaka, sino ba talaga nagpauso ng onion rings sa bistek? Hindi ba pwedeng hiwain sa gitna, tapos ganun-ganun? Para sa plating. Dami sibuyas, no? Kayo ba, ano ba bistek sa inyo? Comment nyo rin sa baba. Ano ba to? Yung nakaluto ba yung sibuyas o yung ginisa lang? Ngayon, kakalas-kalasin nyo lang yan. So, ano, merong pawis ng sibuyas. Yung pawis ng sibuyas talaga ang ano eh. Nagbibigay talaga ng lasang bistek para sa akin. Kasi kung hindi, lasang toyo kalamansi lang yan, di ba? Lasang sa usawan. Pero yung pawis ng sibuyas talaga, iba talaga yan. The sweat of the onion. Yan. So, pwede na tayo magluto ngayon, par. Kung ako talaga, gusto ko kasi matusta to, pag tinusta mo tong baka na to, dahil nga merong ano yan, merong toyo yan, talaga maganda yung pagkakatusta niyan. Gusto kong gawin dyan, cast iron. Ang problema dyan, dahil may acid tayo, baka maglasang kalawang. Ganun kasi usually, di ba? So ako, dito na lang, kahit ano na lang, kahit anong pang luto nyo na lang, basta importante, maano siya, matusta siya. Kasi ng konting mantika to. Medyo matalsik nga lang talaga lutuin to. So dahil matalsik lutuin yan. Uy! Grabe! Huwag ka masyadong tumingin sa katawan ko, ha? Huwag ka masyadong tumingin. Ito kasing ginagamit namin, parang non-stick yan eh. Pwede natin bawasan ng mantika, ha? Yan. Lutuin na natin. Mabilis lang talaga ito, par. Okay na. Hindi pa. Ayan, maamoy mo na agad yung amoy bistek, oh. Tapos saka mo ngayon lagyan ng konting mantika. Ang gusto lang muna natin dyan, matusta siya. Magkaroon siya ng sear, parang ganun. Kita nyo yan? Yan dapat. And medyo mas madali siya mag-sear ng konti. Kasi nga, may toyo siya. Ito natutunan ko to kay mama nung bata pa ako. Mga nasusunog-sunog dyan, papakapit nyo. Gagawin mong map yung baka mo para makuha yung lasa ng tustadong toyo at baka na yun. Kasi masarap yun. Pakibukas ka ang ating exhaust, baka mapunta tayong Baguio. Ay, tatrabaho. Ay! Yabang mo naman, sir. May ID ka pa? Kayo ba? Ikaw, may ID ka? Ikaw, may ID ka? Bakit? Asan yung ID ko, sir? Ang wala atang ID, wala sahod eh, no? Sir! Hindi, ang mga may ID lang kasi talaga yung hindi pa matatanggal next week. Sir! Ang aga naman, sir! Naglalaro-laro lang naman dito. May company ID, company ID pa. Teken-teken lang naman. Oo. Sir, bakit ako na pa may regular pong isa? Ang galing nito sa extracurricular service. Tama. Enigma yan, pre. Nag-i-enigma yan. Sayaw-sayaw. Eko, anong ginawa mo? Lakas mo mga asar, di ba? For the content lang po siya. Ah, for the content lang. Okay. Batch pay, batch para hindi masyadong mahirapan. Hindi ako. Ito na yung baka natin. Ang konti ng baka natin sa sibuyas, pero yun ang masarap eh. Ako, yun yung gusto ko talaga. Yan, igigisa lang natin itong mga sibuyas natin. Yan. Tatlo ang components ng ano eh, bistek eh. Meron tayong karne, meron tayong sibuyas, at meron tayong sarsa. Bawat isa yan, lulutuin natin ng halos bukod-bukod, pare. Para kasi, sobra simple lang talaga ng bistek, kailangan meron talagang care sa bawat step at ingredient na gawin natin. Halos ganito lang yung sibuyas sa amin eh, di ba? Kapag nag-ano tayo.
Nagbibisti kami, halos ganito lang. Pero ikaw ba, George, kasi para sa'yo, good, okay lang sa'yo yung ganyan, yung maanghang-anghang pa? Ganyan lang, hinihiwalay ko naman eh. Ganun naman yun, di ba dekorasyon lang yun? Confiscate mo yung ID. Dekorasyon? Nakita ko ba yung dami ng karne sa sibuyas natin? Anong dekorasyon? Hindi garnish yun, pre. Ito ang main na uulamin mo. George, mali ba ako doon? Oh, di ba? Yan, okay na to. So ang gagawin natin, titimplahan lang natin ng konti yan. Gamit to. Yung toyo kalamansi natin. Tapos, dahil gusto ko nga, pasukin ng pawis ng sibuyas yung ating karne, lagay lang natin yun dyan. O, diba? Bistik na. Pwede natin lutuin pa ng bukod yung ano. So, ganun yung gawin natin. Pahinga akong plato pang plating. Yan. Grabe yun. O, diba? Teka lang. Lulutuin nga natin ng bukod yung sarsa. May sarsa na sa ilalim, pero ako gusto ko mas marami pa. So, toyo. So, syempre, gagabitin din natin to. Multipurpose, syempre. Pang salary ng buto ng kalamansi yan. Siguro mga 10 kalamansi. Meron kami dito kasi nakapigang kalamansi na masarap din naman siya in most applications. Pero para sa ganito, iba talaga eh. Konti lang kasi yung ano eh. Konti lang kasi talaga ingredients ang bistek. So dapat talagang with utmost care and respect. Uy, grabe! Okay na. Suppose lang natin yan dyan. Diba? Ganon kabilis yun, par. Ganon lang kabilis yun. At eto na, pare, ang ating bistek level 1. Dapat mamaya patiki man. Kaso si George, sigil lagi gila. Kaya, kaya ano pa bang kailangan natin gawin? Ian, picture mo na yan. Tapos Jerome, slow muna. Konti. Siyempre, di pwedeng wala niya, pre. Di pwedeng wala niya. Bakit dalawang kutsara? Sa kanya isa. Sige, kuha tayo. Kunin natin yan. Tapos, siyempre. Ito, sibuyas may isa. Ayan, no? Yan ang champion dyan. That is the champion. Ako talaga, mas kung mapipiliin mo, karne o sibuyas. Mapipiliin ko ba yung sibuyas eh, kaysa sa karne ng bistek eh. Oh, kuha tayo ng karne. Kita nyo, gaano kadali ko na pinagpunit-punit, di ba? It's easy to rip the perfect bite, di ba? Para akong bumalik sa grade 5 tapos bagsak ako sa Civica. Ganun yung pakiramdam ko eh. Kala ko ba favorite na yung Civica? Bakit? Pag favorite, di pwede bumagsak. Mahilig ako mag-basketball pero hindi ako magaling. Okay lang yun. Kaya ng bistek, sobrang basic yan. Alam na natin yung lasa yan. Hindi lang magiging masarap ang bistek. Ilang pamamaraan. Una, pag ayaw kang bigyan ng nanay mo. Pangalawa, pag matigas yung baka. Sumunod, kapag hindi maganda yung balanse ng alat at asim. Which is madali lang naman talaga. Kasi wala siyang... Yung asim kasi ng citrus, ng kalamansi, mas madali siya ibalanse kumpara mo sa suka. Hindi yan parang adobo. Mas madaling itimpla to kaysa sa adobo, diba? So with that said, George, halika dito. Yon! Second day mo pa lang, nare-request mo na to. Diba? Oo, teka lang. Ano gusto mo? Mas malaking karne? Gusto mo yan? Mukhang mapapasayaw to, ha? Ako! Masarap. Malambot yung karne. Pero ang bilis lang natin niluto ng karne, di ba? Talaga... Ganun lang, sobrang bilis lang talaga, di ba? Ang lambot ng baka, di ba? Malambot yung baka. Tigas eh. Di ba? Para mukha ni Ian. Ayun, wala ko sinabi. Binli ka nga dito. Uy! Kinamay. Sibuyas. O, sibuyas. Okay sa'yo, ha? Pero ganun lang siya kadali. Meron lang talaga kadali ang bistek. At dyan po nagtatapos ang ating... hindi pa. May dalawa pa pala tayo. Pero yung basic, talagang basic. Level 1. Napakadali. At si Amity, maluluto niya na. Taka nila yan, di ba? So, doon na tayo sa pangalawa natin. At eto, medyo kakaiba ng konti ito. Doon na tayo sa ating pangalawang bistek. At eto ay, nakakatakot sabihin, pero bistek. Burger. Takot. Grabe yung takot. Damang-dama ko talaga. At syempre, tulad nga na sinabi natin, baka, sibuyas, at toyo manse, yun yung mga components na kailangan natin ilagay dito. Syempre, yung baka natin, matikpati yan, di ba? Ito sibuyas natin, kasi pre, hindi pwedeng yung toyo kalamansi ilalagay mo lang basta sa tinapay. Hindi ganun eh. Hindi basta ganun. Kailangan pag-iisipan natin kung saan natin iitinggri. Oh, kasi burger nga gagawin natin, di ba? Pati sibuyas. Pero dito sa sibuyas natin, madali to, kasi ito ay caramelized onions, pare.
Hindi super caramelized kasi kapag super caramelized yung onions nyo, nagiging ano na siya, puro tamis na lang, alam mo yon. Eh para sa akin characteristic ng bistek yung medyo may konting hanglay yung sibuyas nyo, di ba? Ano yung hanglay? Yung parang anghang. So parang ano lang to, igigisa lang natin na medyo sa mababang init pero sa mataas muna. Mantika. Tapos apoy, yan. Kapag uminit na yan, nagkaroon ng konting-konting browning, tsaka natin hihinaan para maluto siya slowly at tumamis ng konti, hindi naman sagarang tamis. Tapos, habang ginagawa natin yan, isipin natin yung burger natin. Nag-iisip pa kayo? Sabi ko natin eh. Ay! Mr. Rainera, ba't hindi ka nag-iisip? Kausap ako importante. Bakit nakaganyan ka? Siga ka ba dito? Not wearing ID, proper attire. Ano ba yan? ID, rosary, belt, socks. Belt. Wala kang belt, Mr. Reyes. Socks. Ang taas, black. White lang. Haba ng buhok mo, sir, ah. Porque may poknat ka, namumura ka na. Yung isipin natin mabuti yung burger natin. Huwag nyo na isipin. Ako na umisip para sa inyo. Naano ako sa pag-iisip ni Kuya Habo, talagang lalim eh, di ba? Kausap ako, importante. Ang iniisip namin dito ay smash burger. Smash. Smash burger. Ano yung smash burger? Basically, burger patty na bilog, tapos paglulutuin, tsaka mo gagaronin. Para saan yun? Ni-research ko muna mabuti, ang sabi nila, kapag hindi daw formed ng mabuti yung patty mo, kapag, kasi pag in-smash mo siya, magkakaroon ng parang ganyan-ganyan yan. Na lumulutong daw yun. Tapos yun yung magbibigay ng ano, ng kakaibang texture sa kanya. Hindi ito yung mga medium rare na burger, mga well done burger ito. Ayokong lagyan ng gravy yung burger natin. Kasi wala namang gravy, original na bistek. Pero tingin ko, gawa na lang tayo ng glaze. So, gagawa tayo ng toyo mansi glaze, pare. Brown sugar toyo mansi glaze. Parang ganun. Hindi ko pa sure. So, lutuin lang natin to, tapos gawin na natin yung burger patties natin. Nagpabili ako ng giniling sa grocery. Ito yung nakita ko, para. Hindi ikaw, ah. Hindi ito yung nakita ko. Ito yung dumating. Maputi, pre. Kapag ito, niluto mo, uurong talaga yan ng malala. Gagawin namin, eto, meron tayong baka dito na lean. Tapos eto yung mataba. So, magigiling tayo technically yung sarili natin baka gamit ang food processor. Eto, hindi nyo na kailangan gawin tong step na to. Pwede na lang kayong bumili ng magandang klaseng giniling. Yun na lang. Kaso, wala kaming makita eh. Pagka ganito, kailangan nyo tanggalin yung mga puti-puti, mga connective tissues, mga silver skin. Yung mga ganyan, pinagtatabas ko yan. Ako lang talaga, hindi si Amidi. Ako talaga gumawa niyan, pagod na pagod ako. Hiwain natin ito na medyo malilit para hindi mahirapan yung food processor. Kung pwede naman talaga to, i-chop nyo na lang ng malalan, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Ow! Kaso hindi na. Lagay lang natin dito. Tapos, sabi ni Willie, igiling-giling. Chop! Okay na yan. Panibagong bowl. Doon natin paghahalu-haluin. Yan. Siyahalo ngayon natin to. Kasi hindi naman pwede to. Sobrang lean, pare. Yan. Ang layo ng kulay, oh. Tira nyo, pre. Kung gano'ng kalayo yung kulay sa isa't isa niyan, di ba? Kahit magkaroon lang na parang speckles dun sa, ano, sa pula. Na-LSS ako dun sa ano, eh. Saan? Kanta ng Clover. Clover at Finger, they go together. Clover and Finger, my love affair. Yan, okay na ako sa ganyan. Yung hindi masyadong halong-halo. Gusto rin naman natin yan para, ano, wala lang, mahangas, ganun, di ba? Mas portion na natin to. Bago natin i-portion pala yan, yung sibuyas natin, palagay ko, okay na. Okay na yan. Hindi masyadong caramelized. Parang ano lang, tostado, ganun. Tostado! Hindi nakakatawa pag si Ian bumato, no? Tostado! Lahat ng naka-company ID tumawa. Hindi ka tumatawa! Kausap ako, importante. Oh, ganito gawin natin. Bilugin na natin yan. Tapos imagine nyo, ganito mangyayari dyan. Lulutuin natin siya, nakaganyan. Pagdating sa pan, tsaka niya igaganyan. So yung mga ganyan, mga biyak-biyak na ganyan, yun yung lulutong, di ba? Pero buuin muna natin uli. Actually, hindi ko alam kung saan natin lulutuin ang magandang smash burger natin. Kasi gusto ko more than one yung nakasalang. Pero, bahal na. Yan. Tira mo yung company ID. Sabi nasa taas. Uy! Ako yan! Ikaw yan. Ako yan! Sir, ikaw pala yan! Ako yan, ha? Ako yan! Shit. Ikaw pala si NRB. Okay, so goods na yan. Isa na lang ang kailangan nating problemahin. At yun yung ating glaze, pare. So, una yung karne natin. Gawa muna tayong... Anim na bongga. Ay, yung ID na ito. Pero muna ako, ha? Pakibigay kayo. Ay, wala tayong nurse, no? Meron. Doktor yun, tsaka ay, nurse. Doktor. Nandiyan ba o nasa ospital? Dalawa doktor pala yun. Nasa ospital ba? Oo. Hindi, parang... Hoy!
Anyway, gawa muna tayo ng glaze natin. Maganda yung sinabi ni Alvin kanina. Oy, mali. Don't do to others what you don't want others to do to you. Hindi, when others do to you, you punch them. Sabi ni Alvin, yung gagawin nating glaze, kasi siya ay matamis at maasim, yun ay yung magpapalit sa ketchup. Kaling mo down, pare. Diba? Tama, walang ketchup to, di ba? Toyo, pare. Tapos, maraming asukal. Parang glaze nga ito. Oh, gusto ko lagi may mata... May kape na naman yung asukal natin, par! May kape na naman. Nagyan natin yung asukal. Medyo marami-rami kasi gusto natin lumapot nga, ire. Sutuin lang natin to. Alam niyo yung magiging itsura kapag medyo naluto na yung asukal. Eh, dumaong magandang babae. Be! Love you. Uy, love you lang. Pag nakikita nyo, medyo lumalaki-laki na yung mga bubbles niya. Palapot ng palapot yan, ha? So, konti pa. Mas lalapot pa yan mamaya kapag lumamig yan. Ngayon, kunyari tumigas siya, magiging para tira-tira, yung kending tira-tira, pwede nyo namang dagdagan ng konti tubig yan o kung ano, para mag-loosen up lang siya. The moment you want, let you bend and never let it go. Okay na. Gawa naman tayo ng mabilis na dressing na medyo nahirapan ako na mag-isip ng kung ano yung dressing na gagawin natin dito. Ayoko na siya nilagyan ng asim pa. On second thought, pwede naman. Oo nga, no? Sige, ganito. Mabilis na dressing lang. Sana yung mayonnaise natin. Mayonnaise. Konting kamalanse. Yan. Tapos, kaya onion powder lalagay namin dito kasi iba ang lasa nga, tulad na sinabi ko kanina, ng mga fresh na bagay sa mga dried counterpart nila. So, ito magbibigay ng lasang sibuyas, pero iba rin naman talaga. Masalo. Kuna ng konting linamnam. Lagyan na, naku. Wala, naku. Ay, naku, hindi pwede din. Ah! Nangihina ka! Ay, di ba ito? Iba! Ah! Tagal na tayo nagsama. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Kung mayroon na naman. Ah! Oms! Uy, uy, uy! Sir! Actually, may masisimot pa naman dito, di ba? Next time, oh, order na. Yes, sir. Pupunoy na hindi po. Hindi pwede tayo nawawalan na. Tama, dapat nga. Oo. 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 Sorry. Pangalan mo? Welcome, Nari. Pangalan mo? Okay na. Taka naman sa office. Nagagalit si sir. Kasi... Konti lang naman kasi yung kailangan natin. Oh, okay, di ba? Okay siya. Kumpleto na tayo. Siguro ano, magtusta muna tayo ng tinapay bago tayo magluto ng burger. Yung tinapay namin bagong-bago yan. Bago yan. Wala, hindi bawas yan. Bago yan, par. Unahin na natin to. Isang burger lang yung gagawin ko. Ayan, tustahin lang natin yung tinapay. Again, pag nagtusta ng ganito, ikot-ikot lang. Bake pan ka. Ang pinaka-concern ko lang dito, anytime na gumagawa ako ng ano burger na mayroong flavor inspiration mula sa ibang dish, babagay ba yung dish na yun pag may keso? Kasi ako talaga para sa akin, pag sa akin mong burger, talagang may keso siya. I'm sure wala pa dito nakakain ng bistik na may keso, o baka ina-underestimate yung mga karanasan nyo sa buhay, pero palagay ko talaga wala pa, di ba? So dito natin unang matitikman yan. Bagong-bago, hindi yan galing sa fish burger episode. Wala. So ngayon, pwede na tayo magluto ng hambeagya, pare. Naghahanap lang ako ng pwedeng pang-flat. Nana! Hello, Nana! Ayaw talaga. Naghahanap lang ako ng pwedeng pang-flat. Hindi ako pwede, laki niya, no? Diba? Oo, yan. Ito kaya. Kahoy? Sige, baka mas okay ito. So, ang bala ko dito, excessive ba yung tatlo? Tatlong pati? Hindi naman siguro, no? Yeah, may pang-aril na tayo, may pang-smash na tayo. Buti na lang, naisip ko to. Sorry, credit grabber. Mantika, lagyan na natin yan. Gayon natin dyan. Tapos, isasmas natin. So, lagyan natin to ng asin. Paminta. Mantikaan natin ng konti to, tulad ng suggestion ni Alvin. Naisip ko na rin yun eh, pero hinihintay kong kung meron bang nakakaisip sa inyo. Diba? Ang ganda lang naisip ko. Ngayon, pagka in-smash burger mo nga daw, mas marami siyang ano, mas marami siyang edges. Parang may coastline ba? Tapos, mas lulutong daw siya. In theory, hindi natin alam yun, diba? Dahil lang nating matusta siya kasi yung ilalim na yun, yung pagtutusta na yun, yun ang magbibigay sa kanya ng ano, structure ba? Para hindi siya mag-fall apart. Ooh, I'll fall apart. Hindi alam! Balik na rin. Yan, ganyan.
Tapos, meron tayo ditong sliced cheese na natutunaw. Ayon sa packaging, dito natin malalaman kung natutunaw ba talaga, di ba? Sa dalawa, tatlo. Tapos, konting tubig. Tatakpan natin yan, patayin na natin yan. Pwede na tayo, direct assemble na to pre. So, eto muna, lagyan natin yung dressing natin. Yan. Sariwa-sariwa leto sa hindi galing sa fish burger episode. Tapos, eto, nakalimutan ko pala lagyan ng asin to. Yung sibuyas natin. So, lagyan natin dyan. Tapos, pwede natin ilagay, uy! Uy! Yung unang pati natin. Ay, par! Tingnan mo yan. Tapos, etong glaze natin, natunaw na. Iyon. Dapat pala, ina-assemble ko to, nasa plato eh. Iyon. Wala, may nalaglag ang dumi. Sibuyas, glaze, uy. Tapos ang ating last, uy. Tapos glaze, yung ating mayo, oo, yung dressing natin sa taas. Boom! At eto na, pare, ang ating bistek burger. Kabisado mo na, kabisado mo na, di ba? Ikaw nga, dressing mo na. Ayoko, game mo. Napakaganda, and actually mas madali siya kaysa sa ine-expect ko. Ang tanong na lang dito, bagay ba lahat ng to sa keso? Paano natin malalaman yan, di ba? Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome Soma ko muna, Ian Pinkstra mo. Ako sa monitor, pre. Ang ganda, di ba? Ang ganda! Napakaganda niyan. Ang tanong, masarap ba, di ba? Mm. Ito nga, nagtututong yung gilid niya, di ba? Masarap ba? Sarap. Okay. Isa to sa mga masasarap na burger na nakain ko. Marami na tayong burger na nagawa dito sa channel na to. Pero isa to sa mga pinaka okay na nagawa ko personally. Next time kapag kailangan ko gumawa ng burger, ganito gagawin ko. Masarap siya. Masarap siya para. Si Alvin di na iniwala eh. Gawa mo ba ito? Gawa ko yan. Mm-hmm. Diba no? Dati, sobrang obsessed ko dun sa ano, fact na dapat kailangan medium rare yung giniling mo. Hindi dapat ganun pala. Ang sarap nitong smash burger na to. Sige nga, sige nga. Saan dito medium? Hindi. Hey. Well done yan, pre. Okay, di ba? Okay, okay. Masarap siya. Ngayon, tama si Amedy. Nandun yung pagiging bistek. Nandun siya. Very, very, very slightly nandun siya. Ang kaso, kapag ito ay pinakain mo sa Pilipino, ay, bistek flavor, hindi ganun eh. Dapat ano, integrated sa baka yung lasa. Kaso hindi rin naman eh. Kasi pag nilagyan mo ng acid dyan, mahihirapan na mag-form yan. Masarap na burger siya, nandun. Pero kailangan mong explain. Kailangan mong makita sa menu na nakalagay bistek burger. At kailangan i-explain sa'yo kung bakit siya bistek burger. Kasi pag hindi sinabing ito ay bistek burger, sasabihin mo lang na ito ay masarap na burger. I-try nyo to. Masarap siya, pero bago nyo ipakagat, ipaliwanag nyo muna. Ito yung ating level 2. Ngayon yung level 3 natin, pre. Medyo ano to. Medyo matindi to, di ba? Alaska take bistek. Yun. Pero hindi ganoon ang gagawin natin. Pero yung isa pang lagi nilang iiiyak, kaya gawin na natin to. Ang level 3 natin na bistek, pare, ay... Oh! Bistek Wagyu. Yes. Hello, darkness, my old friend. Very expensive, friend. Ang gagawin kasi natin dito, simpleng-simple lang. Kasi ang Wagyu din natin masyadong kailangan anuhin yan. Mamarinate lang natin ng konti to. Bistek? Oo. Tapos, gagawa tayo bistek rice gamit basmati rice. Oo. So, basically, steak and rice to. Parang gano'n, diba? Anong gagawin mo sa Wagyu? Simple lang, simple lang. Palamansi, nakakapiga lang namin. Tapos, toyo. So, ilalagay lang natin itong Wagyu dito. Naku po. Tapos, okay na yan. Hayaan na natin yan dyan. Gawa tayo nung ano natin. Nung rice natin. Ang ganda ng basmati natin. Sugasan lang natin to. Wala tayong ginagayang kahit ano dito. Ah. Oo, sariling-sariling mga tira to, di ba? Ito, inaalis din natin yung ano dito. Free starch. Yung starch sa labas nung ano. Nung bigas. Kasi kapag yan naluto, ang starch lumalagkit. Tama? Tama. At kapag lumagkit, nagdidikit-dikit yung bigas. Tama. Di ba? So, ito,
Maano may ensure nito na hindi dikit-dikit yung bigas natin kasi yun yung gusto natin mangyari. Buhag-hag pare. Meron tayong kumukulong tubig dito. Lalagay natin yan diyan. Lutuin lang natin 'to ng konti. Marami yung tubig ah. Kita naman siguro sa camera 'to. Like eh no. Like ano parang pasta, ganun, pasta method. Lutuin natin 'to for 8 minutes siguro para kumbaga ano na siya. Parang 80% cooked. Tapos saka natin siya sasaingin. So balikan niyo ako dito mamaya. Habang niluluto yung bigas natin pre, meron tayong isa pa nakasala na kalan dito at ito ay sorry, kaldero pala. At ito ay nonstick. Di naman kailangan yun. Gusto ko lang sabihin na mas madali talaga magsaing sa nonstick na kaldero. Kaya din ang konting mantika. Tapos, magigisa tayo ng maraming sibuyas, pre. I-infuse natin yung lasa ng sibuyas doon sa kanin natin. Diba? Lagay mo na yan dyan. Ngayon yung kanin natin. Ayan, medyo lumaki na ng konti. Pwede na to. Nice. Malapit na to. Hindi pa siya luto. 80% cook dito kasi natin tatapusin yun. Tama. So natin dito, lumabas yung tamis ng sibuyas pa. Tapos, pwede nating ilagay yung ating bigas. Ayan natin yan dyan. Tapos, lagyan lang natin ng konting tubig mula dyan. Tapos, hintayin na lang nating maluto yan. Fluffy siya, hindi dapat siya dikit-dikit. So siguro, tansya ko around mga 5 to 10 minutes pa yan. Paro. Sobrang fluffy, oh. Pero luto ba? Luto. Ngayon, timplahan na natin yan. Meron tayo ditong fried onions. Ayun natin dyan. Anong saan galing? Sa cabinet. Tapos, asin. Paminta. Haluin pa natin. Pero hindi pa natatapos dyan. Hindi pa? Oo. Ano? Haluin natin ang onion powder. Uy! Onion Pro Max pala yan. Oo, onion Pro Max so far. Sano pa gan? Smells like the sun. Oo, smells like the sun. Chamba to paro. Ang ganda niya, no? Oo! Oh! Sarap pa parang fried rice. Diba? Ang sarap, diba? Oh, ano? Ang sarap, di ba? Konting calamansi juice. Oh. Para fresh yung lasa niya, para bright. So technically, bistek na to, toyo na lang ang wala. Usag ano yung lasa? Mas masarap, no? Oh, halika dito, Amity! Halika dito! Halika dito! Di ba? Di ba? Mas okay, no? Okay na to. Par, lago, ano to, ha? Oo, napapasili mo. Par, marami yan. Makakaya nyo mamaya yan. Duro tayo sa steak natin para syempre, yun, madali lang yun. Mainit na. Lagyan natin ng mantika. Konti lang. Kasi magmamantika pa yung wagyu na yan. Kalang na natin to. Ang ganda, oh. Medyo kinakabahan ako sa pagluto ng wagyu. Paano? Kasi baka ma-overcook, eh. Uy! Diba? Crust. Eh, yung hinahanap natin. Iniikot-ikot ko, ha, para ma-absorb niya yung init. Check natin kabila. Okay. Maganda na rin yung crust niya. First time ko lang gagawin to kasi hindi ko talaga ginagawa yan. Yung pinapaliguan ng butter. Hindi ko to ginagawa eh. Ninaan ko yung apoy ng konti. Paliguan lang natin ng butter yan. Gordon Ramsay? Diba? Okay na to. Tingnan natin yan. You know. Tapos ganito. Tatanggalin natin to. Babawasan natin. Yan. Tira tayo ng konti. Tapos, eto. Tira nung marinade kanina. Toyo calamansi. Haluin nyo lang. Ika dito. Pero sarap ha? Diba? Okay to. Goods to. Goods yung bagay na to. So rest na lang natin ng konti yan. Tapos plating na tayo. Natin dyan. Mas mataas dito sa side na to. Pero maglalagay pa rin ako ng matibis dito sa baba. Kasi hihigupin nito yung ikakatas ng ating wagyu. Diba? Ito na. Check natin. Uy, ang ganda naman ng pagkakaluto. Diba? Diba? Very beautiful. Tapos yung pinaka-bistek sauce natin, pre. Hihigupin niya ng wagyu natin. Tapos bababa yan, papunta dun sa ating kanin. Wala nang garnish-garnish yan, par. At eto na, ang ating wagyu bistek. Pare, na talaga namang excited ako at masaya ako. Kasi hindi matitikman ni Ian. Pakaganda, oh. So ano pa ba kailangan natin gawin dyan? Magtanggal sa batos. Parang galit ka. Picture mo na yan, tapos Jerome, sumama ka muna. Konti na.
masarap. Wag yun. Pero ang tanong, lasa ba siyang bistek? Lasa siyang bistek, hindi na sayang yung wagyu. Sarap! Pero, kulang pa ng sauce. Buhos na, sauce. George, para sa ito, episode na to. Ayan na. Totohanin na. Mag-transfer na. Ano? Masarap? Masarap. Lasang bang bistek? Lasa, di ba? Lasa yung bistek. Sige na. Doon ka na. Baka may masabi kang mali. Ikaw na naman, Mr. Habon. Ito, mag-break dance talaga. Ito, talagang break. Break the bones. Tira mo. Break the bones. Alam ko, marunan tong break. Break dance. Break. Ito. Pag nakita sila sa dance floor, ay na, itaktak mo. Itaktak mo. Si Ian na lang eh, si Ian. Halika dito. Eh, Ian, itaktak mo. Kakatekin mo yan eh. Alam mo si Kuma ang puto. Ganto siya. Usually, ang takot kasi ng mga tao. Hindi naman siguro takot, pero dapat yung ano. Siguro nga, yung restraint ng tao sa pagluluto ng Wagyu. Ay kasi, ayaw nating i-flavoran ng masyado yung Wagyu. Kasi Wagyu itself masarap na. Pero dito, it works, pare. Gumagana siya. Lasa siyang bistek. At bakit hindi? Nandun ang baka. Andun ang sibuyas. Andun ang toyo. Andun ang kalamansi. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ako, nag-enjoy ako, nasarapan ako, at si George ay malamang nasarapan din naman talaga. Yan, masarap tulog mo, lalo pag siruto kita mamaya. Kasi muli mga inaanak, I love you all, and kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kung ikaw ay nakakuha ng value dito, i-subscribe mo kami, tapos click the notification. Inaanak, kung may natutunan kayo dito, i-click nyo lang yung notification button. Tapos, sub, like, and subscribe. Tapos, kung may natutunan kayong value sa... may nakuha kayong value sa episode na to. I love you all, mga inaanak.